Ako nga pala si Watashi. Hapon ang tawag nila sa akin dito. Ano nga pala ang kaso mo? Ikaw, anong kaso mo? Bombing. Gian, alam mo naman isasagot ko dyan, di ba? Anabang buhay ka na lang ba magtatago dito sa kumbento? Baka nakakalimutan mo, hinahanap ka ng batas. Akala nila kasama ka ng mga teroristang yun. Anak, kung bumalik ka sa Neptune, puroprotektahan ka namin. Malilinis pangalan mo. Tapos ano? Babalik ako sa magulong buhay? Magulong buhay na walang inisip kong demisyon? Gian, mas gugustuhin ko pang makulong ako dito sa kumbento kaysa bumalik dyan sa magulong buhay sa Neptune. Ana, naalala mo ba yung sinabi mo sa akin ng bata pa tayo? Masabi mo, gusto mo maging Neptune agent dahil gusto mo tulong mga katulad natin. Mga nawalan ng magulang dahil sa karahasan. Dahil ba ito sa huli mong misyon? Sumusuko ka na ba? Asan na yung anang kilala ko? Yung palaban. Hindi na ako yung ana na yun. Siyan, masaya na ako sa buhay ko dito. Nakikita mo pa yung mga batang yun? Lahat yun? Iilan lang sila, pero lahat sila nakaasa sa akin. Siyan, hindi ko kailangan pumatay o kaya mamatay para lang matulungan sila. Sana naman naiintindihan mo yun. Huwag kang mag-alala. Masasanay ka din dito pag tagal mo. Guerrero, Yoki. Sino ba masasanay dito? Wala akong balak magtagal dito. Sabi ng mga kasama ko dito, anak ka daw ng general. Ba't hindi mo gamitin ang connection mo? Ako maglilimang taon pala ako dito. Kasama ko yung kapatid ko nung pumasok dito. Para sa bagong salta, ba't ang galing mo magtagalog? Marami kasi ako nakasama mga Pilipino dito. Sila nagturo sa amin. Dadal ka pala, no? Di ba bombing ang kaso mo? Marunong ka gumawa ng bomba. Bomba? Eh, hindi nga makapagbukas ng kalan yan, eh. Baka bombang pito-pito ang alam gawin yan. Si Luciano may binubugbog na naman! Si Luciano yun. Ilang beses na nababartuli na yun. Mainiting kasing ulo eh. Alam mo ba ang balita dyan? Dati daw kasi may kinakasama yan. Kaya lang, sumama sa iba. Mukha kasing pera. Kaya yun, sobrang galit ni Luciano, napatay na yung lalaki sa bugbog kaya nakulong. Bugbog lang napatay niya? Sa laki ba naman ang katawan ni Luciano eh, hindi na ako magtataka. Kung gaano kalaki ang katawan niya, ganun namang kaliit ang utak niya. Kaya mainitin ang ulo. Kaya nga ako, hindi na ako naglalalapit dyan eh. Baka pati ako mapag-initan pa. Sana nga totoo ang sinasabi ni Watashi. Nakatiting lang ang utak mo. Magagamit kita sa pagtakas ko. Hey, hey!
ibang klase dito, no? Sobrang init. Buhay ka pa, eh. Parang sinisilabang ka na sa impyerno. Tsaka ang amoy dito, dumidikit sa katawan. Ako nga pala si Alessandro. Ikaw? Nakita ko nung may binubugbog ka doon sa loob. Ibang klase ka pala magalit. Sa itsura mo, mukhang naiinip ka na rin dito. Alam kong gusto mo na rin makalabas dito. Kaya kong gumawa ng paraan para makatakas tayo. Pero siyempre, kailangan kong tulong mo. Kapag nakalabas na tayo, kaya kitang bigyan ng maginhawang buhay. Marami akong pera, Brad. Pera. Kalaban kita. Tama na yan! Carabaro, may bisita ka! Guha mo na ba ang pinagagawa ko sa'yo? Binigay ko na yung pera sa mga tauhan mo, pero yung account na pinabuksan mo, paubos na yung laman. Huwag kang mag-alala. Marami pa akong perang na itatabi. Hindi naman tayo mauubusan. Sabihin mo sa mga tauhan ko, magpalamig sila. At meron akong inaayos na plano. Hoy, Carmela. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Nasaan si Franco? Patunayan mo muna sa akin na mapagkakatiwalaan ka. Pagtapos nun, makikita mo ang anak mo. Alessandro, ano pa bang gusto mo? Lahat ng inuutos mo sa akin, ginagawa ko. Bakit hindi ko pa rin nakikita ang anak ko? Carmela, pag nakuha mo na ang anak mo, wala ka na silbi sa akin. Wala naman ako napapala sa pag-uusap ito. Ayoko nang sumunod sa mga gusto mo. Ah, ganun. Para mo na rin sinabi ngayon mo na makita ang anak mo. Anong ginagawa mo dito? Gusto kong bumalik ng Neptune, Giancarlo. Ini-expect mo na ganun kadali lang makakabalik ka sa Neptune. Itatanong ko lang po kung may desisyon na kayo sa kaso ko. Oo, pinag-uusapan pa namin, Sylvia. Hindi pa po ba ako pwedeng bumalik ng Neptune? Akala ko po, okay na po ang lahat kay Sir Antonino. Kailangan ko na lang po mag-file ng report. Ay, hindi ganun kadali yun, Sylvia. Dadaan niya sa mahabang proseso bago ka makabalik ng Neptune. Sige na po, pabalikin niyo na po ako sa Neptune. Kahit na hindi niyo na po ako isama sa pagiging top agent. Kahit ano, tatanggapin ko. Nag-uusap na ba kayo ni Giancarlo? Isa po siya sa mga dahilan kung ba't gusto ko pumalik ng Neptune. Umaasa akong mapatawad niya ako. Anong ginagawa mo dito? Gusto kong bumalik ng Neptune, Giancarlo. Para ano? Para paniwalain mo kami na isa ka sa amin. Para magawa mo ng plano mo. Plano niyo ni Tito Alessandro. At maaay mong maniwala na wala akong kasalanan. Ba't ba hindi mo ako mapatawad? Sa tingin mo gano'n nakadali yun. Magsasorry ka lang ako kinahanglahan. Ini-expect mo na gano'ng kadali lang makakabalik ka sa Neptune. Sino ba yung susunod mong tatay doon, ha? Si Paula, si Enzo, si Aldo. Ano? Kung sa tingin mo ganun ang kadali yung Sylvia, hindi kami mga tanga! Jan. Hindi kami tanga! Jan. Kalma lang. Kalma ka lang.
lumapit sa atin ng maayos siya sa Sylvia. Ako na bahalang kumausap. Oras na makabalik ng babae niyang dito sa Neptune. Ako nga, Alice. Gian, hindi mo kailangang magalit ng gano'n. Hindi naman kagad makakabalik yan si Sylvia rito. Dadaan pa yan sa napakahabang proseso. Titignan pa natin niya kung talagang katulad ng sinasabi mo, kung totoo nga siya, kung tunay na wala siyang kasalanan, kung totoong isa talaga siya sa nakatulad nating mga agent. Tagal pa yan. Dapat magalit. DNA test yan ni Giancarlo at ni Fabio. Alam mo ba ito all this time? Oo. Anak ni Fabio si Giancarlo kay Graciela. Sylvia! Hindi na talaga mapapatawad ni Giancarlo. Hindi mo rin siya masisisi. Kahit ano pang sabihin mo, pinagtangkaan mo pa rin siya. Alam niyo, dapat nga magpasalamat pa yun si Giancarlo eh. Hindi tinuloy ni Sylvia yung mission niya. Parang kahit anong gawin ko, hindi na niya ako mapapatawad. Pakita mo na lang kay Giancarlo na nagsisisi ka sa mga nangyari. Huwag kang titigas sa paghingi mo ng tawad. Mukha lang matigas si Giancarlo, pero malambot din naman ang puso niya eh. Diba nga dati, galit na galit siya kay Palos? Pero sino ba unang kumampi sa kanya? Diba si Giancarlo din naman, diba? Sana nga tama ka, Paola. Sana tulad ni Palos, mapatawad din ako ni Giancarlo. Kung pwede ko lang ibalik ang lahat. Alam mo naman, di ba, na pagkatapos ng mga nangyari, hindi mo na mababalik yung dati. Nangyari na ang nangyari, wala ka lang magagawa ngayon kung di ang mag-intay na patawarin ka niya. Basta huwag ka lang mawala ng pag-asa. Akala ko, nung bumalik ako, kapag napailuwanag ko na lahat, mapapatawad na ako ng Neptune at ni Giancarlo. Minsan lang ako magkamali, pero parang buong buhay ko magbabayaran. Parehong pinaka-importante sa buhay ko ang nawala. Mahal mo talaga siya, no? Lola, malayo na naman ang tingin mo. Wala ka naman tinatanaw. Ganyan lang kayo parati pag aalis si Giancarlo, nag-aalala. Lola, alam kong nag-aalala kayo sa trabaho ni Giancarlo. Pero alam nyo, mas lalong mag-aalala yung tao pag hindi nyo siya kinikibo. Kung alam lang niya kung gaano kahirap para sa akin ang hindi ko siya kausapin. Pero ito lang alam kong paraan. Para magbagong isip niya tungkol dyan sa pag-i-agent na yan. Lola, nakita niyo po ba yung ribbon noodles? Ito ba yon? Kuya Giuseppe, pahingi naman. Ay, Kuya, pahingi! Ako kumuha nito. Paubos na akin to. Pahingi! Akin to. Wala na, sa taas mo. Balik na doon. Bili. Patunayan mo muna sa akin na mapagkakatiwala. Pagkatapos nun, makikita mo ang anak ko. Ayoko nang sumunod sa mga gusto mo. Ah, ganun. Para mo na rin sinabi ngayon mo na makikita ang anak ko. Ayoko nang magpagamit sa'yo, Alessandro. Kailangan gumawa na ako ng paraan. Alam mo naman, di ba, na pagkatapos ng lahat ng nangyari,
Nahihirapan na kayo na ibalik ni Giancarlo ang dati. Ayoko mawala ng pag-asa, Paola. Umaasa pa rin ako. Nakapagpapatawad ako ni Giancarlo. Bubuksan ulit niya ang puso niya para sa akin. Maniniwala siya na mahal ko talaga siya. So, saan ka na nakatira ngayon? Sa isang kwarto sa Espanya. Pag may kailangan ka, huwag ka mahihiyang lumapit sa amin, ha? Okay lang ako. Sana matapos lang lahat na to para makabalik na ako sa Neptune. Kamagalala, Sylvia. Kapag may balita na kami sa kaso mo, babalita ka agad namin. Salamat, ha. Akala ko wala na akong babalikan. Akala ko na wala nang lahat sa akin. Pero may mga kaibigan pa pala ako. Bakit, Carmela? Fabio, may importante akong sasabihin sa'yo. Isang bagay na matagal mo lang dapat nalaman. Anong dapat ko malaman?